Melo, sa inyo dyan mga kapatid, magandang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik reaction video po tayo ngayon. So, ang bibigyan natin ng reaction video natin ngayon ay ang bagong Diyos ng mga tao ngayon. Hindi na siya mapipigilan. So, mula kay sa iyong araw mga kapatid, kung bago ka pa lang sa channel niya, trip mo ang ganitong klaseng content niya, ay mag-subscribe ka lang sa channel niya at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang notify sa mga bagong video na i-upload niya. At i-click mo na rin ang link video na ilalagay ko dito sa description box. O bisitahin mo ang content ni sa yung araw mga kapatid. So napakalupit ng mga content niya na siguradong gugulo sa iyong isipan at yung ibang mga content niya ay mamamangha ka talaga. So, at huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa channel ko mga kapatid. At i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong reaction video. Okay, so huwag na natin patagalin ito mga kapatid. Wala na naman wala tayong hinihintay. Simulan na natin. 21. Ang mayaman at si Lazaro. May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagnangalang Lazaro, nakagtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sangad na matapunan man lang na mamumong na uhulog mula sapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidalaan ang kanyang mga sugat. Verse 22 at 23. Namatay ang pulubi at siya'y dinalaan ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Natanong ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Pansinin kung paano nagsisimula ang bahaging ito ng banal na kasulatan. Makikita natin ang ilan sa mga kamangha-manghang bagay na meron ang mayamang lalaki. Siya ay nakadamit sa kulay lila at magarang linen. Maaari mo bang isipin ang mga iba't ibang bagay na meron itong mayamang lalaki? Isa siyang mayamang lalaki na may isang malaking bahay na may 8 kwarto, mga pinakamagarang sasakyan sa kanyang lugar, mga relo at alahas. Maaari mo bang isipin ang lahat ng mga bagay na ito na meron itong mayamang lalaki? Ang Biblia na naglalarawan sa kanya ay hindi sa pamagitan ng kanyang pangalan, kundi sa pamagitan ng kanyang kayamanan na nagpapakita ng antas ng kanyang kayamanan. Ngunit isa sa mga napansin ko ay wala siyang dinala na kahit isang bagay mula sa kanyang mga yaman nang siya ay namatay. Wala siyang dinala na kahit isang bagay nang siya ay lumipat sa kabilang buhay. Ang yaman ay hindi nangangulugan ng kaligtasan. Ang pera sa bangko ay hindi katumbas ng kaligtasan. Minsan, bilang mga Kristiyano, may tendensyang isipin natin na ang pinakamayaman sa ating simbahan ay ang pinakabanal na tao at itinataguyod sila ng ating Panginoong Diyos. Ngunit hindi laging totoo iyon. Ang taong iyon ay maaaring ipinanganak lang na may utak para sa negosyo at wala itong kaugnayan sa kaligtasan. Ang yaman ay hindi katumbas ng kaligtasan. Sa kabilang dako, may mga Kristiyanong naniniwala na ang kahirapan ay isang tanda ng kabanalan. At sa pamagitan ng kanilang kahirapan, nakakamit nila ang isang uri ng huwad na kabanalan na ibinibigay ng Diyos. Ngunit ang kahirapan ay hindi katumbas ng kaligtasan. Maunawaan natin na ang yaman ay hindi nangangulugan ng kaligtasan. At sa kabilang banda, ang pagiging mahirap ay hindi rin nangangulugan ng kaligtasan. Unawain natin na ang yaman ay hindi katumbas ng kaligtasan. At sa kabilang dako, ang kahirapan ay hindi rin nangangulugan ng kaligtasan. Mahirap para sa isang mayaman na maligtas, hindi ito imposible. Ngunit ang Biblia ay nagpapakita ng ideya na mahirap para sa isang mayaman na maligtas. Isa sa mga dahilan para dito ay dahil ang pera ay may kakaibang kapangyarihan na maging isang Diyos sa buhay ng isang tao. Bakit ganito? Ito ay dahil ang lahat ng kanilang pagmamahal, pag-aalaga at seguridad ay nauugma sa kanilang pera. Ngunit ang mga tao na ginawang Diyos ang kanilang pera ay nakakalimutan na tulad na nangyari sa mayaman at sa kwento ni Lazarus, iiwan nila ang lahat ng kanilang pera kapag... Okay, so kung napapaisip kayo mga kapatid, kung yung iba napapasabi, so kung hindi kaligtasan ng pera, anong kung magkakasakit kami, kung wala kaming pera,
wala, patay kami. So, ang yung iba, magsinasabi. So, maghihintay na lang kami ng, ano, ng milagro, magdadasal kami, maghihintay na lang kami ng milagro sa Diyos. So, kung yung ang sinasabi nyo ay yung pagdarasal at paniniwala sa Diyos ang, ano, ang kaligtasan, kung hindi kami diringgin ng Diyos, walang milagro ang darating sa amin. O ganyan yung ibang ano, no, yung mga sinasabi ng mga ibang tao, no, nung yung may mga sakit, so yung iba wala talaga. So ang iniisip nila, ang ano talaga, ang kaligtasan nila talaga ay yung pera. Pero sa buhay natin ngayon ay kaya nga ito nga sinabi ni sa yung araw na ano, na wag mong gawing Diyos ang pera. O ginawa ka at nabuhay ka dito sa mundo na binigyan ka ng utak para sa makatrabaho ka, makapagbigosyo ka, para magkapira ka, para yumaman ka, pero wag mong gawin talaga ang Diyos ang pera, ang pera wag mong gawing Diyos. Makamaligtas ka ng pera mo, pero ang importante ay ang ugali at maging matulungin ka sa mga mahihirap. Hindi ibig sabihin na hindi ka na talaga magsusumikap na para umahon ka sa hirap. Oo, magsusumikap ka, magninegosyo ka para umahon ka sa hirap. Pero isipin mo rin ang Diyos na lumikha sa iyo, na tinuro niya na kung mayaman ka ay tulungan mo ang mga mahihirap, tulad nitong ginawa ni Lazaro. Sa pulubi na ito nga, napakaawa nga nitong pulubi ay pinagtatawanan na niya, pinapakapakan na nila. Kaya ito, dapat ang napakalaking leksyon to sa mga mayayaman, mga kapatid. Yung ibang mayayaman, hindi ito pinapansin eh. Kasi hindi sila naniniwala sa Biblia. So bahala na sila kung ang Diyos na lang po ang bahala sa kanila. Sila ay nahimlay na. Hindi ko pa nakikita ang isang ATM sa sementeryo. Wala akong nakitang opisina ng hedge fund sa sementeryo. Hindi mo ito maiuwi. Sa katunayan, kapag tinitignan natin ang kalikasan ng yaman na ito, nauwi tayo sa malalim na katotohanan na nilalaman ng Job 1 verse 21. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Magmalim na tayo sa payag na ito. Hubot-hubad tayo ng ipinanganak at hubot-hubad din tayo aalis. Ang lahat ng kayamanan, yaman at tagumpay ay hindi natin ito makakasama pagkatapos ng kamatayan. Ang natitira ay ang pananampalataya at ang ating relasyon sa ating Panginoong Diyos na ating tagapagligtas. Ang perspektibong ito ni Hub ay nagbibigay ng makatotohanang kaalaman na ang ating pananampalataya at ugnayan sa ating Panginoong Diyos ang hindi nauubos. Ang ating material na ari-arian, yaman at mga tagumpay ay hindi natin makakasama sa kabilang buhay. Ang natitira ay ang ating pananampalataya at ang ating relasyon sa Panginoon na ating tagapagligtas. Ang pananaw ni Job ay nagpapakita ng nakakapagpapagabag na kalinawan. Ang pag-aaksaya ng panahon sa paghahanap ng... So ang tinutukoy pala dito ni sa yung araw no na bagong Diyos ay ang kayamanan pala, ang pera. O hindi ko pa kasi ito na papanood ng ang video na to eh. Akala ko ang bagong Diyos nila ay ano? No, ang bagong Diyos nila ay ibang Diyos tulad ng mga hayop. Pala ko ganun. Ito pala ay ano pala, yung tukoy pala niya dito ay ang pera, na ginawa nilang Diyos ang pera. Ang yaman ay maaaring mag-utsyok sa atin na maging alipin ito, na pumapalit sa debosyon na nararapat lamang para sa ating Panginoong Diyos. Ang mga kayamanan ng mundong ito ay maaaring maglihim sa ating mga mata sa espiritual na nagdadala sa atin mula sa walang hanggang Diyos tungo sa temporal na mga bagay, mula sa banal tungo sa pang-araw-araw na buhay. Si Hub sa kabila ng kanyang paghihirap at pagkawala
ay nagtuturo sa atin ng mahalagang leksyon. Hindi ito tungkol sa anumang meron tayo, kundi tungkol ito kung sino ang mayroon tayo. Paintulutan mo akong ulitin ang pahayag na ito. Hindi ito tungkol sa anong meron tayo, kundi tungkol sa sino ang mayroon tayo. Kapag dumating ang kamatayan sa ating pintuan at darating ito, hindi na mahalaga ang iyong pera. Ngunit ang mahalaga ay ang iyong relasyon kay Kristo. Ang paghangad ng kayamanan ay maaaring magdala sa landas ng espiritual na kalunusan. Isang landas kung saan ang kayamanang nakukuha ay nagiging Diyos na pumapalit sa debosyon na narapat lamang sa ating Panginoong Diyos. Si Job, sa gitna ng kanyang pagdurusa at pagkawala, ay nagtuturo sa atin ng mahalagang leksyon, sapagkat ang ating kayamanan ay hindi ang ating tagapagligtas. Ang ating mga ari-arian ay hindi ang ating manunubos. Ito ay ang ating Panginoong Diyos, ang lumikha ng kalangitan at lupa, ang nagbibigay at kumuha na siyang ating walang hanggang pag-aarian ng ating walang hanggang lakas. Ito ay hindi isang atake laban sa pera. Ang pera ay hindi masama. Ito ay ang pagmamahal sa pera. At ito ang issue, ang pagmamahal sa pera. May mga bayarin kang kailangang bayaran. May mga taong umaasa sa iyo ng pinansyal. At kailangan mong kumita ng pera para sa iyong pamilya. Inuudyukan kita na kumita ng pera para sa iyong pamilya. Ngunit sa iyong buhay, huwag mong payagan na ang pera ay maging Diyos mo. Huwag mong payagan ang pera na maging pagmulan ng iyong pagtitiwala. Huwag mong payagan ang pera na maging iyong kaligtasan. Tandaan mo ang mga salita ng ating Panginoon sa Mateo 6 verse 24. Walang makapaglilingkod ng dalawang Panginoon. Tunay nga mga kaibigan, nakalimitan sa ating buhay ay nagiging Diyos natin ang ating mga salapi. At ito ang madalas na naguudyok sa atin na makalimutan natin ang ating Panginoon Diyos. Nawa ay hilingin natin sa ating Panginoon Diyos na tayo ay bigyan ng kaisipan patungkol sa kung ano alaga ang nalagawa ng pera sa ating buhay. Ang pera ang nagtuturo sa ating paano maging madamot. Ang pera ang nagtuturo sa atin paano maging maluho, komportable at mayabang. Nawa. Tama. Ang pera talaga ang nagtuturo sa mga mayayaman para maging madamot sila. Yung ako nga mga kapatid, may negosyo kasi ako. Kasi at ito namang mayayaman ko na binibintahan diyan. So mura lang ang bili nila. So hindi nila iniisip na ang negosyo ko ay mahirap. Mahirap at nakakapagod. Basta bibilhin lang nila ng mura. Pinapabayag na naman ako para lang makabili ng bigas kasi ako naman kasi mahirap din naman kasi ako at nagsusumikap din ako na umasenso ng konti at pag umasenso ako hindi naman talaga ako nakakalimot sa Diyos. Ano ko yan, pinapangako ko yan at hindi ako nakakalimot sa dati kong ginagawa. Yung sinasabi nila na kapag yun na ba yun? Nalimutan ko na yun. Kapag may tiyaga, may nilaga. At kung hindi ka lumingon sa iyong pinanggalingan, ay masahol ka pa sa isang malansang isda. Diba? Kung hindi mayaman ka na, tapos wala na. Hindi mo na pinapansin ang mga dati mong mga kaibigan. Hindi mo na pinapansin ang dati mong lugar kung saan ka pinanganak. Doon ka na, nagpapasasa ka na sa pera. Mga mayayaman na ang inaasikaso mo, mga mahirap na kaibigan mo, mga kilala sa'yo, humihingi sa'yo, hindi mo bibigyan. So hindi tama yun. So natural lang na magsikap tayo at para maging tayo, yumaman tayo, magbigusyo tayo, pero hindi natin gagawin talaga ang pera, hindi natin sambahin, luluhuran ang pera. Itong pera, lang to pang bayad lang to sa ating mga financial, mga bayarin sa pang araw-araw, pambili ng pagkain, mga damit natin, natin. Pero kung sobra-sobra na ang pera natin, siyempre, huwag na tayong maging mga yung iba dyan, kuripot kasi.
yung mga mayayaman, mga mayayabang, maging kuripot. Ito nga sabi ni sa yung araw, yung mga kuripot, kung sana, yung meron namang ibang dyan na kilala ko na mga mayayaman, pero hindi naman sila kuripot. Sobra-sobra pa nga kung magbigay. Yan ang tamang tama. Kasi sa simento, sabi nga ni sa yung araw, na sa simenteryo, walang ATM dyan, walang bangko dyan. Kapag mayaman man o mahirap, hindi na yan tinitingnan ng Diyos kung ano mo, reliyon mo. Kapag patay ka na, hindi yan tinitingnan ng Diyos kung gaano kalaki ang yaman mo. Ang tinitingnan niya dyan kung sino ang tinulungan mo, sinong minahal mo, o sinong pinatawad mo, yung buhay ka pa. Kaya, yan talaga ang importante, ang ugali. Hindi itong luho sa buhay, hindi itong pera. So, napakalaking aral ito sa mga mayayaman dyan, na mga kuripot, mga hindi tumutulong sa mga mahihirap, na mga yayabang, lalo na kung kapag maraming pera, sugal ng sugal, gastos ng gastos. So, kapag wala nang pera, wala na, doon na sila papansin sa mga dating lang kaibigan na mahirap, pero nung may pera pa, nung hindi pa na naging pulub, hindi pa naging pulubing, masinso ng konti, hindi na pinapansin ang dating mga kaibigan, hindi na pinapansin ang dating mga pamilya. Kaya huwag po tayong ganyan, mga kapatid. Hindi gusto ng Panginoong Diyos yan. Ilayo tayo ng ating Panginoong Diyos sa kasakiman ng pera at hilingin sa Kanya na tayo ay pagpalain upang maging pagpapala sa iba at hindi para maging pagpapala sa ating sarili lamang. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Okay, so napakagandang aral na naman ang natutunan natin kay sa iyong araw. So kung gusto mo ang mga ganitong klaseng content niya, ay i-click mo lang ang link video sa ilalim ng description ko, ay nilagay ko dyan. At huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa channel ko at mag-subscribe ka na rin kay sa iyong araw. At maraming salamat sa inyong panonood. Happy Sunday sa inyo mga kapatid. Pagpalain kayo ng may kapal. Magkita-kita tayo sa susunod nating reaction video. And ako po si Dixiel Braganza. Peace out.